ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programang Break Time. RH Break Time. Minus po si na Lakay Mayor Deo Makalmat, si Miss Thea Pecho Corpus. Ano pa rin lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sa ating headlines, buong pwersa po ng Bureau of Fire Protection, BFP, todo alertado na sa pagsalubong sa bagong taon. RH Break Time. Imbakan ho ng mga paputok sa dagupan, sumabog dalawang kritikal, 21 bahay na pinsala ayon sa PNP. RH Break Time. Mga naputukan bago ang pagsalubong sa bagong taon. Ang dami na. Naitala na raw po sa 52 ayon sa DOH. RH Break Time. Presyo po ng prutas sa mga pamilihan, wala bang pagtaas? Bentahan matumal pa sa ngayon. RH Break Time. Naku, eto. May ingat po tayo, no ha? DOH nagbabala sa pagdaming muli ng COVID-19 cases. Sanhi daw po yan ng Omicron sub-variant JN.1. RH Break Time. Hirit na palawigin naman ng December 31 deadline para po sa PUB consolidation. Ibinasura ng DOTR. RH Break Time. Higit apat na trilyong pisong investments na kalap daw ho ni Pangulong BBM sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa ayon po sa DTI. RH Break Time. Vice President Sara Duterte nagbabala sa publiko laban sa mga scammer na gumagamit po ng kanyang pangalan. Nangungulekta raw para sa kampanya. RH Break Time. Bahay naman na isang media man sa Baclaran, pinasok daw ho na magnanakaw. Hinihinala naman niyang ito'y isang inside job. RH Break Time. O heto sa mga residente ho sa 14 na barangay yan po sa Quezon City, aba, 11 oras daw kayong mawala ng supply ng tubig. Simula bukas, ayon po yan sa Maynila. RH Break Time. Eto na po tayo sa detalye natin mga balita sa programang Break Time. Nagdeklara po ang Bureau of Fire Protection, BFP, ng Red Alert sa buong bansa. Hanggang sa January 1, binampaghanda sa anumang sunog habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taong 2024. Ayon po Bureau of Fire Spokesperson, Fire Support Annalie Atienza, higit daw po sa 15,000 ang naitalang sunog sa buong bansa. Mula January 1, 2023 hanggang sa kasalukuyan. Samantala na sa 24 naman sa mga nangyaring sunog ay sanhi daw po ng mga sumabog na paputok. Dahil po sa nakatodo alerto ho ang Bureau of Fire Protection, ay
ay bawal munang mag-leave ang kanilang mga tauhan para matiyak na full force ang pag-apula sa anumang mangyaring sunog. Bukod po dito, itataas naman ng BFA ang visibility ng mga fire truck at magsasagawa rin ng mga inspeksyon sa firecracker manufacturers. Pagkataon naman ng sugatan, dalawa dito po ang critical. Matapos po ang malakas na pagsabog ng mga paputok na nakaimbak sa isang bahay diyan po sa may barangay Maluwed, Dagupan City kagabi. Ayon po sa PNP, dalawang biktima ay critical at may 21 kabahayan naman ang napinsala na naturang pagsabog ng mga paputok. Sa lakas ho ng pagsabog, nabasag ang salamin ng bintana at natuklapan din ang mga bubong. Yung pong yerohong bubong ng naturang bahay. Bade po sa inisyal na investigasyon, sinasabing bodega umano o imbakan ho ng gawaan ng paputok na pagmamay-ari na isang barangay kakawad ang sumabog. Ay naman sa pulisya, isa sa mga biktima ang yun naman pala no ah. Nagsindi daw po ng sigarilyo habang nasa inuman sa naturang lugar na malapit nga po sa naturang imbakan ng mga paputok. R.H. Breaktime. Pumalo na po sa 52 ang bilang po ng mga biktima ng paputok sa bansa. Ilang araw pa ho bago ang pagsalubong sa bagong taong 2024. Malapit-lapit na po ang pagsalubong sa bagong taon. Sa datos ho ng Department of Health hanggang kaninang umaga, naitala po ang 24 na bagong fireworks-related injuries. Ang mga biktima po ay nasa edad na 5 taon. Ismiyo naman no. Bakit mayroong hawak-hawak na paputok ang 5 years old ano ha? Hanggang sa 52 taon. Ano ba naman no? 22 sa 24 na bagong kaso po ng mga naputukan ay nangyari mismo sa loob ng bahay. Diyos mio. O kaya ay kalapit na kalsada. Ayon po sa DOH, 5 sa mga biktima ay naputulan ng daliri. Yun na. Meron din pong naputulan ng kamay. Yun na. Ang titigas kasi ng mga ulo. Ano ha? Dahil po sa mga illegal na paputok na yan tulad po ng Boga, Plapla, 5 Star, at Goodbye Pilipinas. Goodbye Pilipinas na nga. Ano? Nag-goodbye ka na nga sa daliri mo, nag-goodbye ka pa sa iyong kamay. Nako, eh sana naman eh matuto na po tayo. Ano? Abay, tama na ho, huwag na ho tayong gumamit ng paputok. Yung nga, no? Ilang araw pa lang eh, bago ang pagsalubong sa bagong taon eh, marami na hong napuputukan. Nakapagtala naman ng 5 kaso ng amputation. Ito na yung binabanggit hong mga naputulan. Ang Department of Health dahil po sa paputok. Kabilang po sa mga biktima ay 3 minor de edad at 2 matatanda na naputulan po ng daliri o kamay. Ayon pa rin po sa DOH, ang mga illegal na Boga, Plapla, 5 Star, at Goodbye Philippines daw po ang madalas na dahilan po ng disgrasya. Una na pong inilabas ng Philippine National Police ang updated na lista ng mga illegal na paputok at pyrotechnic devices. Ay, Diyos me, yun naman no. Eh, hindi naman po tayo nagkukulang po rito sa DCR isang paalala. Huwag na hong magpaputok, gumamit na lang po ng turotot. Ha? O kaya ay tambol. O, di ba? Saka yung mga nauso nung dekada 70 hanggang 80, ano ha?
yung tinatalian ng ano ng mga lata yung likuran ng mga sasakyan habang tumatakbo sa kalsada. Untibo nga kami noon, may mga bisikleta nga, 'di ba? Talian mo lang ng lata yung likod ng bisikleta mo habang ikaw ay pumapadyak, kabay pwede nang magingay. Pantaboy sa mga masasamang espiritu. Oh, heto pa ang matitigas ang ulo. Ngayon po ang papalapit po ang pagsalubong sa bagong taon. Umabot na po sa 7 ang naitalang illegal discharge of firearms o illegal ho nagpaputok ng baril. Mga trigger happy, mga utak pulbura. Ay, Diyos me, yun naman, no. Ayon po pa'y Police Colonel Gene Fajardo, tagapagsalita po ng Philippine National Police, dalawa po sa mga nagpaputok ng baril. Aba eh, dapat nang si Bakin, ano ah? Mga pulis! Yung dalawa ho ay mga pulis. Dalawa ang mga sundalo. Isa ang matigas ang ulong sibilyan. At dalawa naman ang hindi pa natutukoy ho ng mga pulis. Sa investigation po ay ginamit po ng parehong pulis ang kanilang mga service firearm na Glock. Talaga naman, no. Yan ang sinasabi natin kapag medyo nangangati ang daliri sa inyong sa mga gatilyo. Abay, pwede naman kayong magtungo sa mga firing range, ano ha? Para doon na magpaputok ng baril, hindi yung kung saan-saan kayo nagpaputok ng baril. Makadisgrasya pa kayo, ha? Ayun, yung pong mga pulis na nagpaputok ng kanilang service firearm. Aba, kinumpis ka na rin po yung kanilang mga pistola. Arestado din po at maharap sa kaukulang kaso ang mga nagpaputok ng baril. Ay, sus apo. Matuto na po tayo. Ay, talaga naman, no. Magbabagong taon na po. Pwede ho ba magbagong ugali naman? Wala pa hong paggalaw sa presyo naman ng prutas ngayon po sa Divisoria. Ilang araw ho bago ang pagsalubong selebrasyon sa pagsalubong sa bagong taong 2024. Sa ginawang pag-iikot kanina ni RH29, si Ninong Boy Gonzales, ito ho ang presyo ng mga bilog. O di ba nga sabi nila kapag pagsalubong daw po sa bagong taon, dapat salubungin natin ng puro bilog. Bilog na prutas. By sandali, ba't wala sa listahan dito ang pakwan? Yun yung unang-unang maisip, yung bilog na pakwan, ano ha? O, heto, yun daw hong bilog. Mga bilog po ito, ano ha? Yung kulay verdeng grapes na sa 250 pesos ang kilo. Ang, may ano pala itong sugar kiat-kiat, ha? 150 pesos per kilo. Ang persimmon, 100 pesos per tatlong piraso. Longan, ano ha? 180 pesos per kilo. O ito, apple. Masanas, apple. Etneb, 20 pesos hanggang 25 pesos per piraso. Pero ito, imported ito eh. Ha? Red apple. Abay na sa 100 pesos per tatlong piraso. Red apple po yan. Ba't walang green apple? Di ba merong green apple? Peras. Ang peras daw po yun nasa 100 pesos per tatlong piraso. Malalaking size daw po yan. Ha? Talaga. Orange. Aha. 25 pesos per piraso. Yun. Oh, ito. Ito yung in-na-in ngayon. Ano? Yung dragon fruit. Ano ha? Abay na sa 250 pesos per kilo. Hindi kasama dito ang presyo ng ano eh, ng buko. Oh, di ba bilog din yung buko? Ano pa ba ang bilog? Ha? Hindi naman bilog ang durian eh. Bilog ba ang durian? Napapaisip si Jackie. Bilog bang durian? O, yung ano, yung jackfruit. Di ba bilog ang jackfruit? Hindi. Yung ano, yung langka, ano? Wala rito yung ano, lansones.
Saka yung ano, ano pa yung Samantala, matumal naman po ang benta ng mga pruta sa bagsakan ng BF City Marikina kumpara noong pong nakalipas sa pagsalubong po sa bagong taon. Ayon po kay Mang Ronald Rosario, tindero po ng prutas, nahalata rin ng kanilang mga supplier na tila nagtitipid daw ho. Nagtitipid daw po ang sambayanan kaya hindi maramihan ang kanilang benta sa ngayon. Pero huwag ko kayong pakampante ano ha. Abay, ang mga Pilipino naman po ay talagang kilalang kilala sa last 2 minutes. Yung gusto yun ay agawan sa mga bilihin, ano ha? Ayan, ha? Kapag nag-aagawan na yan, nako, yun na. Magtataasan na ang presyo niyan, ano ha? Kaya siguro ngayon pa lang, mamili na po tayo hanggat maaga pa. RH Break Time. Oh, standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time ngayon pong araw na ito ng Martes. Minus pa rin po sinala kay Mayor Deo Macalma and Ms. Thea Pecho Corpus. Oh, nagbabalab po ang DOH ha, sa publiko dahil tumataas naman po ang bilang daw po ng mga tinatamaan ng COVID-19. Yan daw po isanhi naman ng Omicron sa variant JN.1. Hirit naman na palawigin ang December 31 deadline para po sa PUV consolidation. Ito po ay bahagi po ng PUV modernization program ng pamahalaan. Ibinasura po yan ng DOTR. Higit 4 trilyong pisong investments nakalap daw po ni Pangulong BBM sa kanyang mga biyahe abroad, ayon po yan sa DTI. Vice President Sara Duterte, nagbabala sa publiko laban sa mga scammer. Nako, naggumagamit daw po ng kanyang pangalan. Bahay po ng isang mediaman sa Baclaran, pinasok po ng magnanakaw. Hinihinala niyang ito'y isang inside job. 14 na barangay sa QC, 11 oras na awandanom. Mawalan daw ho ng supply ng tubig simula na ho yan na bukas. RH Break Time. Pilipinas ang oras, alas 4:24 ng hapon. Oy, kumusta na ho kayo? Ayo ho ba ay ready na sa pagsalubong sa bagong taon, ano ha? Tuloy po tayo mga kaibigan sa ating balitaan sa programang Break Time. RH Break Time. Atin munang alamin ng update mula po sa Palasyo ng Malacanang. Abay, publiko hinimok ho na alamin ang emergency contact numbers po ng mga bumbero. Yun! Mahalaga ho yan. Ayan na, para makatawag kagad tayo pag meron pong umuusok-usok na dyan sa inyong lugar, sa inyong mga kapitbahay, ano ha? Ating alamin ang update mula sa Palasyo, RH14, Let Narciso Mislet. Ray, pinayuhan ng Department of Interior and Local Government ang publiko na alamin ang emergency contact numbers ng malalapit o malalapit na fire station sa kanilang komunidad. Ayon kay DILG Undersecretary Margarita Gutierrez, ito'y para madaling makahingi ng tulong sa panahon ng tunog, lalo na ngayong Kapaskuhan. Ang paalala ng DILG ay kasunod ng mga insidente ng ilang tunog na tinukoy na dahilan ang depektibong Christmas decorations at paggamit ng paputok. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Gutierrez na mainam na may numero ng mga bumbero ang mga tao para sa mabilis na pagresponde. Kaunay nito'y hinimok rin ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na magpasa ng ordinansa sa kanilang lugar na nagbabawal sa paggamit ng mga paputok at pangunahan ang pagsasagawa ng community fireworks display. Ang panawagan ng ahensya ay sa layuning maibaba ang bilang ng mga aksidente na may kaugnayan sa paputok, lalo na sa pagsalubong sa bagong taon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Lef Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Let. RH
break time. Aligasyon naman ng conflict of interest sa kalimpo ng DNR. Pinaimbestigahan sa kamera. Report mula kay RH 12, Milky Digunan. Milky. Ray, pinanawagan ng Makabayan Block na imbestigahan sa kamera ang umunoy conflict of interest na kinasasangkutan ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Ang pinaimbestigahan ay ang Yulo King Ranch sa Palawan na pag-umayari ng pamilya ni Loizaga. Inaakusahan ni Acting Church Portalist Representative Franz Castro si Loizaga ng ethical violation ng tanggapin ang posisyon bilang kalihim ng DNR. Ito ay sa kabila ng mga petisyon sa pamahagi ng lupa ng mga farmer beneficiaries sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Pinapahanap din ni Castro ang resolusyon ng Manila RTC Branch 17 kung saan si Loizaga ang executor of YKR Corporation na kinabibilangan ng mga lupain sa Palawan, Masbate at Laguna. Binanggit si Castro ang report ng fact-finding and solidarity missions na sumasaklaw sa Coron at Buswanga kung saan inirawan na ang Yulo King Ranch, ang umunoy the largest agrarian anomaly sa bansa. Si Loizaga ay nagsimulang manungkulan noong July 21, 2022 bilang kalihim naman ng Department of Environment and Natural Resources. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Krigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, maraming salamat, Milky. Standby muna kina Lakay Raymond at kay Christian Manyo, no ha? At di muna alamin ito pong update sa mga napuputukan na. At saka siyempre sa preparasyon po ng Bureau of Fire Protection sa pagsalubong ho sa bagong taon. Sila po ngayon ay nakatodo alerto na. Red alert! Nasa di pong linya mga kaibigan si Fire Superintendent Annalie Carbajal Atienza, ang tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection. Ma'am Annalie, magandang hapon po sa inyo. Welcome sa programang Break Time ng DZRH. Magandang hapon po, sir, sa lahat po ng tagapakinig natin ngayong hapon. Yes, ma'am. Si Ray Sibayan po, ano ho? Kumusta na ho ngayon, ma'am? Paano ho yung paghanda po natin sa pagsalubong ho sa bagong taon? Patuloy po ang ating pagpapalawak ng awareness ng buong puwerka ng Bureau of Fire Protection. Kami po ay nagkakaroon ng roving, bandilyo sa ating mga matataong lugar, sa palengke, sa terminals, even sa mall. Nandun na po ang ating mascot na si Berong Bumbero para magbigay ng dagdag kaalaman sa pag-iwas po sa sunog. Yung mascot to, Berong Bumbero. Yes po. Ba, ano po ito? Sa iniikot po niya ang mga mall, ma'am? Yes po, nandun po. Meron tayong mga road show po sa mga malls natin. Kung saan nandoon ang mga Bureau of Fire Protection. Magandang approach po yan, Ma'am Annalie, para ho maging conscious po yung ating mga kababayan na mag-ingat. Ngayon pong mag-ingat sa sunog, ngayon pong papalapit po ang bagong taon. Ano ho? Tama po, kaya po lahat ng mga programa ay pinapasok na po talaga ng Bureau of Fire Protection para makuha ang atensyon, lalong-lalo ng mga bata natin, na malaman nila na ang fire prevention ay para sa lahat. Ayan, naba siyempre siguro ho, isa-isa po natin, Ma'am Annalie, ano ho ba ang dapat na pag-iingat na gawin na ating mga kababayan para ho maiwasan ho ang insidente ng sunog ngayon pong malapit na ho pagsalubong sa bagong taon, ma'am? Go ahead po. Siyempre po, sa atin pong mga nararanasan na kaliwat ka ng sunog, lalong-lalo na nababalitaan natin na ang nagiging sanhi ay mga iniwanang nagluluto. Yun. Lalo na ngayon, kaliwat ka ng nagluluto, huwag po sanang iiwanan. Kung sakali man at kailangan umalis, ihabilin po agad sa ating kasama sa bahay. Isa pa po ay yung ating mga linya ng kuryente, huwag po ding hayaang magdamag, nakasaksak 24 hours, 7 days a week na yung electric fan, bigyan din po ng pahinga yung electric fan natin. Yun. Ganun na rin po sa ating mga naninigarilyo. Isa po, yan po kasi ang pangatlo ngayon na lumalabas sa ating mga investigation na cause of fire.
yung mga irresponsableng pagtapo ng upos ng sigarilyo. Ay, lalo kaya na ho yung ating, ano, ma'am, yung mga nakakatulog po habang naninigarilyo, ano ha? Yes. Oo, di ba? Yung ina kasi yan, sabi ng iba kasi, sinasabi, okay, pampaantog na yung sigarilyo, kaya nakakatulugan na. Eh, nakasindi pa ng, nakasindi pa yung kanilang sigarilyo, abay, nababagsak ko yun sa sahig, ano ha? Ayun na nga po nangyayari. Tuluyan na po silang nakatulong. Yun na, naku naman, no. Pero wala ho ba mga insidente ang sanhi naman, Ma'am Annalie, yung nakasinding katol? So far po, wala naman po tayong nakita ng report regarding po sa katol. Mukhang hindi niyata uso ngayon yun, ah. Pero normally yes, ngayon ho yata yung ano ho, yung nakababad po sa buong magdamag na naka-charge ng mga cellphone, ano ho? Yan, tama ho. Marami po tayong incidenting report na dumating sa ating opisina tungkol po nga dyan sa magdamag na naka-charge. Lalo nga yung mga kabataan natin na alam na natin magdamag na gadget ay nakakaligtaan na nakasaksak nga pala. At yun po po, ayun pa po ang nagiging sanhi na kanilang pagkawala. Pero ngayon ho, Ma'am Annalie, na talagang papalapit na po ang pagsalubong sa bagong taon. Natural, may mga insidente na po ng mga paputok, ano ha. Ano ho, yung ginagawa ho nating kampanya ngayon para huwag na siguro magpaputok yung ating mga babayan. O kaya kung sakali man, ilagay na lang sa malayong lugar, ano ha, kung sila gusto magpaputok ng mga firecrackers. Yun po ang ating laging nire-remind kapag parating ang New Year. Mm-hmm. At tayo po yung nagpapasalamat siyempre sa leadership ng ating Secretary of the Interior and Local Government, Attorney Benhur Abalos, kung saan siya po ay naglabas ng memorandum para po sa mga city mayors natin na hinihikayat po ang pag-ban na nga po ng pagpapaputok sa mga residential areas. Instead, makidalo doon sa mga designated fireworks display. Yun. Sa bawat syudad, meron naman po yan itinatalaga ang ating mga mayor. Oo, huwag na ho tayo mismo yung gagawa ho, magpaputok ho ng firecrackers, ano ha? Kasi delikado yan. Lalo na yung mga dating insidente, Ma'am Annalie, na kapag nagsindi ng kwiti, sabay pumapasok sa loob ng bahay. Yun po talaga ang ating laging sinasample, yung kwitis po talaga. Napaka-daming insidente na po before na dahil sa kwitis. Iyan ho bang mga simpleng mga paputok na maliliit lang yung maliliit lang na amount yung pulbura, Ma'am Annalie? Ito ba'y nagiging sanhi rin ba ng sunog sa mga bahay? Yung lalo na yung mga nilalaro ng mga bata. Iba nga parang yung ginaganon lang yung string, bigla pumuputok eh. Ha? Opo, yun na nga po. Kaya maigting po ang ating public information na ang mga bata po talaga ay bawal magpaputok, gumamit ng firecrackers. Ano? Ganun na rin po sa mga adult natin na walang kaalaman. Kumbaga eh, hindi sila ganun ka educated pagdating sa paggamit ng particular na firecracker na yun. So, isipin po natin, yung paputok na yun mismo ay meron na siyang ignition. So pag yan dumapo no sa light material sigurado po tayo. Tiyak po tayo ang pagkakaroon ng insidente ng sunog. Ayan. So sa ngayon Ma'am Annalie, wala hong day off ang mga bumbero po natin, ano ho? Tama po. Red alert po tayong lahat simula December 23 hanggang January 1. Wala pong naka-leave. Ayun, mula December 23 hanggang January 1. Ano ho ang mga emergency numbers ho na pwede hong tawagan na Ma'am Annalie na ating mga babaeng? Sakali ho, meron po silang makitang sumiklab na sunog yan sa kanilang mga lugar. Yes po, tama. Kapag may nakita po kayo aksidente or paumpisa pa lang na sunog, itawag po agad sa 911. Nationwide number po yan, kaya inihikayat din po natin, mainam po na alamin natin sa ating barangay, ano, kung ano yung numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero para agaran po ang responde natin na kailangan. So, dapat, nationwide po ito na numero, Ma'am Annalie, no, 911. Yes, sir, tama po. Kaya yun nga po ang ating pinopromote. Alamin natin sa social media, nandiyan naman po sa Facebook, nandyan po, i-search nyo lang po yung fire station ng inyong lugar, makikita nyo na po yung number at i-save nyo na po agad sa inyong mga cellphone.
Ayan. Thank you po sa inyo, ma'am, and more power po sa Bureau of Fire Protection at tayo po'y maging alerto at mag-ingat sa sunog. Salamat po at sana po'y magkaroon tayo ng masagana at masaya at ligtas na bagong taon. Thank you so much. Maraming salamat po. Yan po mga kaibigan, si Fire Superintendent Annalie Atienza, ang tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection. RH Break Time. Ayan na, naku, ingat po tayo sa sunog, ano ho? May kasabihan na hindi baling manakawan, wag lang masunugan. Kasabihan ho yun, pero mas mainam, hindi ka na nanakawan, hindi ka pa nasunugan. Yun. Pero mas masaklap, nasunugan ka na nga, nanakawan ka pa. Diyos mo. RH Break Time. Sa ating pa rin po mga balita mga kaibigan, report pa rin mula sa ating mga kasamaan sa labas. Operasyon daw po ng mga Transportation Network Vehicle Services o TNVS. Abay, nais daw pa imbestigahan sa Senado. Aba, anong nangyayari niyan sa mga TNVS? Meron nung bang kabalbalan nangyayari? Ano ha? Ating alamin ang update mula sa Senado. RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Standby kay Lakay Raymond, ano ha? O, ito na si Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond! Ray, mahalaga ang kaligtasan ng mga pasahero sa anumang transportasyon. Ito ang deklarasyon ni Senador Rafi Tulfo kasunod ng kanyang kahilingan na paimbestigan sa Senado ang regulasyon para sa mga Transportation Network Vehicle Services at iba pang common carriers. Sa inihain itong Senate Resolution 872, hiniling itong ang Senate Committee on Public Services ang mangunguna sa pagbinig. Ibinigay na halimbawa ang senador ng senador ang nangyari sa isang angkas rider noong November 2023 na nagtamo ng serious injuries matapos mabangga ang sinasakyan niyang angkas carrier sa EDSA. Paniwala ng senador ang LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mandato na i-regulate ang mga land-based public transportation at yakin ang kapakanan ng mga pasahero. Kinakailangan rin ng Certificate of Public Convenience o CPC mula sa LTFRB sa operasyon ng mga common carriers. Sa ngayon, wala pang batas para sa paggamit ng mga motorsiklo bilang isang public transportation dahil pinapayagan ang operasyon ng mga motorcycle for hire sa bisa ng pilot program na sinimula noong May 2019. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, PZRH, ito si Raymond Atras, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you, maraming salamat, Lakay Raymond Atras. RH Break Time. Supply ho ng kuryente sa 2024, hindi inaasahang maapektuhan ng El Nino phenomenon, ayon po yan sa Department of Energy. Abay, good news kung magkakatotoo. Kasi sa 2024 pa yun, ano ha? Ating alamin ang detalye sa report ni RH8 Christian Manyo. Christian. Ray, muling tiniyak ng Department of Energy na walang magiging problema sa supply ng kuryente sa bansa sa kabila ng posibleng epekto ng El Nino phenomenon sa susunod na taon. Ayon kay Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, patuloy ang kanilang monitoring sa kalagayan ng power industry sector at wala umano silang nakikitang problema o kakakusan ng supply ng kuryente sa 2024. Base sa itinagawang forecast monitoring ng DOE, nasa 550 megawatts hanggang 600 megawatts ang kinakailangang supply ng kuryente sa unang quarter ng 2024. Dagdag pa ng DOE, may mga planta na inaasahang magbubuka sa susunod na taon kung saan makakapagbigay ito ng karagdagang 500 megawatts sa bansa. Sa kabila nito, muli namang umasala ang ahensya sa publiko na patuloy pa rin magtipid sa kuryente upang mapanatili ang sapat na supply. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Tama ho yan, magtipid po tayo sa kuryente kasi, ba yan, tataas na mo, singit sa kuryente. Diyos mo. Hoy, samantala naman,
publiko, binalaan daw po ng BNP FEO, Firearms and Explosives Office, hinggil po sa pagkalat ho ng ibinebentang paputok online. Wow! Online na! Ano ibig sabihin niya na i-deliver na lang? Ano ah? Diyos me, yun naman no. Di ka na bibili directly sa Bulacan. Hindi ka na bibili sa mga tindahan, kundi online na. I-deliver na ang mga paputok. Report mula kay RH5, Val Gonzalez, Val. Delikado ito, Ray. Kaya nagbabala kayo ng Philippine... kaya nagbabala kayo ng Philippine National Police, Firearms and Explosive Office. So itong PNP FEO, laban dun sa mga nagbebenta ng iba't ibang mga pinagpapawal na paputok. Ayon dito kay Police Lieutenant Arturo Garingan ng PNP FEO, Lubhang Piligoso, ang pagbili ng naturang mga paputok, hindi lamang ang paggamit nito, kundi maging yung paghahatid nito, yung pagtatransport. Kasunod nito ay sinabi nitong si Garingan na nakikipag-ugnayan na sila sa PNP Anti-Cybercrime Group upang matukoy kung sino-sino itong mga nagbebenta ng mga pinagpapawal na paputok online upang mapanagot sa lahat ng umiiral na mga batas. Paalala ng PNP sa publiko, huwag gumamit ng mga illegal na paputok gaya ng Goodbye Hamas. Itong Goodbye Hamas, Ray, ito na yata yung pinakamalaki. Tangalan pala, nakakakilabot na eh. Correct, correct. Kung dati-dati, merong Goodbye Bin Laden. Ito pa yun, Ray, Hamas na. Pinakamalaking na-produce na paputok. Itong Goodbye Hamas. Meron ito, yung lagi na rin natin naririnig ito. Yung Goodbye Philippines, yun. Goodbye Napoles, Goodbye Dilima. Goodbye Bading. Puro goodbye. Wala bang goodbye buhay? Napapaalam ka na sa buhay. Correct. Dapat ganun na nga lang ipangalan eh. Para magatid din ng kahit pa paano. Takot. O kaya ano, o kaya pangalan, welcome kamatayan. Ayan, no. Paalam sa lahat. Hello, kamatayan. Diyos mio. Gayon din rin, yung lagi rin nakakaperwisyo sa mga bata, yung piko mo. Yung delikado rin yun. Yung watusi, pati yung cooking can, giant twist bomb, giant bawang, atomic bomb, large Judas, large Judas belt, yung plapla, five-star kabase, at ito yung Hello Colombia. Hello Colombia. Ano naman Hello Colombia? Ano may tsura nun? Hindi pa ako nakakita rin itong Hello Colombia. Pero kabilang ito rin, yung sa mga natuntun na PNP Anti-Cybercrime Group at maging ng PNP Firearms and Explosive Office na ibinibenta rin online. Ibinibenta online, yun yung nakakatakot dito. Ang sabi ng PNP, abay gumamit lamang ng mga lehitimong pailaw at mga paputok na mayroong Philippine Standard Mark o yung PS Marking at mayroong ICC na nakasulat. Ito yung import commodity clearance para nang sa ganun hindi maghatid ng kapahamakan dun sa mga magpapaputok nito. Sakalihan nilang mapatunayang nagbebenta, bumibili at gumagamit ng illegal na paputok, at may mahaharap ang sino man dun sa kaukulang-tangko, particular na yung paglabag sa Republic of 7183, multang 20,000-30,000 piso at pagkakakulong ng hindi bababa sa isang taon. At Ray, as of today, ay meron nang 8 na aresto, Ray, na nagbebenta ng illegal na mga paputok. Naresto ng PNP ito. Naresto ito ng PNP sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, easy rate siya ko naman, Val Gonzalez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ay, salamat, Val Gonzalez. Ay. Pag mayroong lusutan, makakalusot talaga, ano ha? Abay, mantakin nun ninyo, binibenta na online yung mga paputok. Door-to-door na yung delivery, ano ha? Ay, Diyos mio. Eh, buti naman kahit paano. Abay, salamat at saludo tayo sa Philippine National Police sa Kabuuan. Lalo na po ang Firearms Explosives Office of FEO na talagang matindi ang kanilang kampanya laban po rito sa mga paggamit to ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon.
Pilipinas ang oras. Tambay pa rin po sa iba pang mga balita sa programang Break Time. 9 minutes bago sumapit ang 5 p.m. Hoy, sa mga nagtatanong ho, sa marami pala nag-aabang doon sa bakbakan diyan sa Tokyo, no? Yung pound for pound fight, ha? Nina Japanese boxer Naoya Inoue at ni Marlon Tapales. Ba, mamaya na pala yan. Tama ba? Ha? Hindi tayo nagkakamali. Ha? 7 p.m. Ha? Tama, no? Alo, say, abangan natin yan. Ano, ha? At ngayon, balik po tayo sa ating mga balita. RH Break Time. Sa atin pa rin po mga balita, mga kaibigan, sa programang Break Time. Umabot na po sa higit sa 4 trilyong piso ang naiuwing investment si Pangulong BBM mula sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa. Ayon po sa RRA, ang halaga ng investments ay nagmula sa 148 mga proyekto. Dagdag po ng DTI, karamihan daw po sa mga investment na yan ay para sa manufacturing, IT, BPM, renewable energy, data centers at telecommunications. Nagbabala naman si Vice President Sara Duterte sa publiko tungkol po sa mga nangongolekta daw po ng pera mula umano sa Bureau of Customs na ang gamit po ay kanyang pangalan. Sa isang statement na inilabas ni Vice President Sara, ginagamit umano ang kanyang pangalan sa pangalap ng pondo para umano sa pangangampanya sa susunod na taon. Ayon po kay VP Sara, ito ay isang scam at wala siyang inatasan para lumikom ng pera mula sa publiko. Nagpaalala ho ang pangalawang pangulo na i-report kagad sa mga otoridad kung may natanggap silang ganitong uri ng scam. Asa naman ang pagdaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa kasunod po ng detection ng Omicron sa variant JN.1. Ayon po sa Department of Health, dahil po sa holiday travel at pagtitipon-tipon ng mga Pilipino, kaya inaasahan na mas maraming tatamaan daw po ng sakit. Sa ngayon, kinumpirma ng DOH na may 18 kaso na raw po ng JN.1 sa bansa, pero wala pa umanong surge sa admission po sa mga ospital at wala ring malalaking o malalang kaso ng naturang sa variant. Ang Omicron sa variant JN.1 ang sinasabing dahilan daw po ng pagdaas ng kaso ng COVID-19 dyan po sa Amerika. RH Break Time. Tinuldo ka naman ng gobyerno ang anumang tiyansa na mapalawig pa ang deadline para po sa POV consolidation. 5 araw bago sumapit ang taning o deadline, pinanindigan po ng Department of Transportation, DOTR, na hindi na raw palalawigin ang December 31 deadline para sa nabanggit na polisiya. Ayon po kay DOT Undersecretary Timothy John Batan, buo na ang desisyon ng gobyerno sa naturang usapin. Sa kabila po nito ay umaasa naman ang pisto na ikukonsidera ng Korte Suprema ang kanilang hirit na temporary restraining order laban sa POV modernization program. RH Break. Umaasa naman ng grupong pisto na papanig sa kanilang Korte Suprema tungkol sa petisyon na pagdudol sa consolidation para sa POV modernization. Sinabi ni Kamodi Floranda, Pangulo ng Piston, sa panempo ng DZRH, natutol pa rin sila sa konsolidasyon dahil naman sa walang konkretong plano ang administrasyon tungkol sa koneksyon nito para sa modernisasyon. Iginit pa rin po ni Kamodi Floranda, kung hindi man daw po sumang-ayon sa kanilang korte tungkol sa petisyon, ay magpapatuloy ang kanilang kilos protesta. Ano po ang plano o ng inyo pong grupo? Ano po ang next na magiging hakbang ng inyo pong grupo? Just in case lang po ay hindi mapagbigyan. Sa atin po ay magtutuloy-tuloy po yung ating mga pagkilos, yung mga protesta. Dahil kung titingnan po natin itong programa ng modernization program, ay hindi po ito batas.
mm-hmm. kundi ito po ay isang estibular lamang ng DOT at ng LTFRB. Yung pong ating prangkisa ay galing po yan sa Republic of 4136 na kung mm-hmm. saan ay ina-allowed tayo na mag-maintain ng mga prangkisa sa panasa loob ng 5 taon at ito renewable basta nasa compliance yung ating mga sasakyan. Yan po ang tinig mga kaibigan ni Camo de Floranda ng grupong Piston. R.H. Break Time. Samantala, bubuksan na muli ang Naga-Legazpi route ng Philippine National Railways bukas December 27. Ayon po sa PNR, magkakaroon daw po ng 4 na biyahe araw-araw sa naturang ruta mula Naga City, Camarines Sur, Legazpi City, Salbay at pabalik. Inanunsyo rin po ng PNR na magbubukas silang muli ng 3 estasyon na kinabibilangan po ng Travesia sa Daraga Albay, maging sa LA, Legazpi Albay. Babaybayin din po ng PNR Legazpi Naga Route ang Baaw, Lourdes, Bato, Matakon, Oas, Bagtang, maging ang Washington Drive at Kapantawan habang titigil ito sa Naga, maging sa Pili, ganda ng tren, maging sa Iriga, sa Pulangi at Ligaw Albay. Yun. Maglalaro naman po sa pagitan ng 15 pesos hanggang 155 pesos ang pasahe ho hanggang sa huling istasyon ng tren ng rutang Naga-Legazpi ng Philippine National Railways. R.H. Break Time. Sa ibang balita naman, nilooban ho ang bahay ni Jojo Sikat, reporter ng DZRJ at Abante News Online, na siya ring pangulo ng Southern Metro Manila Press Corps sa Parañaque City sa mismong araw ho ng Pasko. Ano ba naman yan, Jojo? Ano ah? Ayon po kay Jojo Sikat, galing siya ng Cavite para magdiwang po ng Kapaskuhan kasama ang kanyang pamilya. Ngunit pagbalik niya ay nagulat siya at nagkalat na raw po ang kanyang mga gamit sa bahay. Hinala ho ni Sikat, inside job at kagagawan daw ito ng isa sa kanyang mga tauhan dahil sa walang ebidensya ng forced entry sa 3 pintuan ng bahay. Hindi rin umano tinangay ang cellphone, tablet, baril at counting cash sa kanyang silid. Aba, diba kapag magnanakaw dapat? Pero may hinala o si Sikat, si Jojo. Ano, ah? Target daw ho, marahil lang suspect ang kanyang naitabing may kalakihang halaga ng pera at mga alahas na kanyang dinala naman nang siya ho ay magbakasyon. R.H. Break Time. Ayan, kaya ingat po tayo, no, ha? Ngayon pong lalo na ngayong uso ang bakasyon, ano, ha? Saka sabi nga ng mga otoridad, huwag daw po ninyong ilalabas sa social media kung kayo'y magbabakasyon. Baka biglang sumalisi mga kawatan. R.H. Bad news po sa mga residente sa 14 na lugar sa Quezon City, abay kayo daw po'y makaranas ng 11 hours, 11 oras na walang supply ng tubig simula bukas. Ayon po sa Maynila, magsimula ito bukas ng gabi December 27, 9 p.m. hanggang December 28, 8 a.m. Maapektuhan po ang 14 na barangay sa northeastern bahagi ng Quezon City. Paliwanag ho na Maynila, ang sanhi daw po ng water interruptions ay valve replacement o maintenance work na isasagawa sa bahagi po ng Regalado Avenue at Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kaya naman, meron ng paalala ang Maynila. Magigib na po ng tubig, mag-imbag na raw po ng tubig para hindi ho mapinsala ang natura ng naturang water interruption. Mag-ration din po kayo, Maynila, para naman hindi mag-alboroto ng todo, mabuisit yung mga consumer ho, consumidores ng Maynila. R.H. Break Time! Oy, malapit na ho ang pagsalubong sa bagong taon, kaya ingat po tayo, no ha? Muli, paalala pa rin po ng mga otoridad sa ating lahat, abay huwag na po tayong gumamit ng firecrackers na mga paputok para iwas disgrasya. At mayroon pa lang ano, no, may mga concern pala yung ibang mga netizen natin. Abay, di ba dapat regulated yung pagbebenta ng mga alak sa mga convenience store, di ba?
Kasing sabi, hindi naman pala saklaw nung kanilang mga permit ang pagbebenta ng mga alak. So mayroon pong access dyan tuloy yung mga kabataan. Kaya nauso po ngayon yung mga nagmamanehong lasing, mga kabataang lasing, ano, na kapag nahuli, abay, nagsusorry na lang, ano, ay naku naman, no. Sana naman ay matigil naman yung ganyang problema, no, ha. Pero siyempre, mga babayan, maraming maraming salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa programang Break Time. Minus ho sinala kay Mayor Deo Makalma and Ms. Thea Pedro Corpus. Thank you pa rin po sa lahat-lahat po na matumutok po sa ating balitaan. Ayun pa rin pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pilipinas ang oras, 4 minutes makalipas ang alas 5.